Kabayan, ang bangus ay isang uri ng isda na matagal nang nagbibigay ng hanap buhay at pagkain sa mga Pilipino. Dati-rati, Pilipinas ang nakakakilala lamang nito bilang isang uri ng isdang panugon sa hapagkainan. Subalit ngayon, may mga bansa pang nangunguna sa produksyon ng similya ng bangus na matagal din namang kontrolado ng Pilipinas noong mga naunang panahon. Ngayong napag-alamang ito ay malawak na hinahanap-hanap ng maraming Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. May mga bansa sa Asia na nangunguna na sa produksyon ng bangus. At ang Pilipinas pa ngayon ang umaangkat ng similya. Napabalitang ang Pilipinas pa nga ang nagbenta ng ideya ukol sa bangus. At ang malungkot pa nito, kabayan, Pilipino pa ang nagbebenta ng mga sabalo sa labas ng ating bansa. Kung muling pag-uukulan ng pansin at kakayahan ng mga Pilipino sa tulong ng ating pamahalaan, may pag-asa pa ring manguna ang Pilipinas sa produksyon ng bangus na ngayoy naipagbibili na sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Yung pong mga pinoproduce po ninyong mga sabalo, kayo na po ang kumukuha sa, hindi na kinukuha sa wilds, dito na lamang. Mga gano'ng karami po ang nabubuhay sa mga pinoproduce po ninyo? Abali po ang pag-ipon namin ng bangus para po magiging breeder sila o sabalo. Pwede pong galing sa wild at saka pwede po na hatchery bred na rin sila. Ngayon, may selective process po yun. Kung sino maganda na klase, yun po yung ginagawa natin na breeders. Opo, tapos dito po sa tangke, halos 100% naman po yung survival nila. Pero ano po ang purpose, ma'am? Ano po ang purpose ng production po ninyo ng sabalo? Yan ba binibigay po ninyo sa mga producers, sa mga breeder farm? Abali po, ang purpose ng project na po ito is to supply po nung bangus rye. So yung bangus po namin, may mga excess din po. Pwede din po yun distribute sa mga ibang hatcheries. Either babae siya o lalaki. Pero ang purpose nito po ng hatchery namin is to produce po ng fry lang ng bangus po. Okay. Pagkatas, gano'ng katagal na papakinabangan po mga sabalo? Meron pong record mga 20 years po sila pwede pa. 20 years. Apo. Matagal din, ano? Apo. Gano pong laki na inaabot nila? Mga 1 to 1.5 po. Pero yung bangus po, nagsastart na mangitlog po, mga 5 years old. Yan ba, umaabot po ng how many feet ang haba po? Ito po, mga 3 to 5 feet po, umaabot po siya. Aba, mahigit siyang metro. Apo, opo. At kung sakasakali, gano katagal pinakikinabangan po sila talaga? So far po ang record nila, umaabot naman po ng 20 years. Pero kung habang tumatanda naman po sila, inalis yung quality na po ng eggs nila, nagiging mahina po, pati na yun po pag-spawn nila ng itlog, kumukunti na rin. Gano'ng karami po may binibigay ng itlog? Bali po dito po, nakakakolect kami ng mga 5 million po sa 76 po. Sa 76. Ang bangus ay isa lamang sa mga produktong may malaking bigay na biyaya sa Pilipinas na kung bibigyan lamang ng pagpapahalaga ng lahat sa pangunguna ng ating pamahalaan at ng mga negosyante at producer sa Pilipinas, magbibigay din ng maraming hanap buhay at negosyo sa maraming Pilipino. Bangus, kabayan. Mula sa palatuntunan, ating alamin.